Hi, hello, good afternoon everyone. Happy Saturday sa ating lahat. I am Mary Grace Stein at andito tayo sa Live with Grace at kasama ko rito ang ating kapartner na si Joey Gonzales. Siya ay isang Bulakenyo at ngayon ay nandun siya sa Ilocos Norte. Diyan sa Philippines, no? Ako naman ay nandito sa Okinawa, Japan. At today ang ating topic ay ang about sa beauty and health ng bawat isa, ng isang Mrs. at ng isang Mister. I'm gonna share also kung ano ang importance ng health at saka beauty. Bakit importante ba ito ngayon na may pandemic na nga? Ba't pa nag-iisip ng beauty, no? Okay, but before we start, gusto kong ipakilala si Joey Gonzales at ipakilala niya ang kanyang kapogian. All right, go ahead, Mr. Joey. Tell our audience kung sino ba si Joey Boy. Ako nga po pala si Joey Gonzales, isang Bulakenyo at ang mga Bulakenyo daw yung mga yun sa Pilipinas, kami daw yung pinaka malaki yung puso at kung kilala niyo si Joey De Leon, sila yung talagang tubong Makata na dyan daw nagmumula yung mga kakaibang nila lang sa Pilipinas at marami daw yung sa Makata dyan nagmula sa Bulacan. Kaya proud ako na isa kong Bulakenyo at dahil sa pagiging Makata ko bilang magiging Bulakenyo ko, nabighani ko yung isang Ilocana na kagaya ni Mrs. at masaya ako na yung pagiging mamaya kwento ko kung paano ko nakilala at kung paano naging kami ni Mrs. Yung po, ma'am. Alright, so ayan, isang Bulakenyo na na-in love sa Ilocana. Ako pala ay Bicolana, no? Bicolana. At ang tatay ko ay Ilocano. Ang nanay ko Bicolana, na in love sa Ilocano. So parang ganun, no? Parang kay Mr. Joey. At ayan, ang pag-uusapan natin today is about sa connection ng beauty and health sa ating relationship. So alam ko ngayon, especially with pandemic, talagang ang daming nai-stress. Alam nyo dito sa Japan, no? Ang daming nai-stress pagka magkasama pala ang isang mag-asawa, no? Dahil sa nagkaroon ng lockdown, maraming nagbabangayan. Maraming nag-aaway, no? So ba't kaya nag-aaway? Lockdown na nga. Dapat nagmamahalan kasi magkasama. Ba't nag-aaway pala ang isang mag-asawa? Madami ang nag-aaway, no? So bakit kaya sila nag-aaway, Joey? Ano sa tingin mo? Kapag yung sagot mo, ma'am, sa tiyan, hindi kahit anong sabihin ng love, kapag gutom ang tao, humahanap siya ng way ka para nag-gutom na, syempre, para kumain siya at source of money. Tapos nawala yung pagmamahalan nila dahil nawala din sa kanila si God dahil nga dun sa gutom, kaya nagkakaroon ng misunderstand na kailangan ma-correct po. Pero ano kaya, ma'am, ang sikreto niyo? Okay na ba maitanong si Ma'am Grace Stein kung paano yung mga pag-aaway o nasosolusyon nyo naman sa inyo po? Tanong ko yun, mauuna kong tanong. Alright, ayan, napakagandang question ni Joey, no? Okay, so ayan, sabi ni Joey, ang reason ng nagpag-aaway ng isang mag-asawa ay dahil nagugutom ang tiyan. Totoo po yan, no? Pag nagugutom, yung love daw tumatalon sa bintana. Naranasan ko rin yan nung bata pa kami, no? Pag uuwi ang tatay ko, lasing, walang pera, nagagalit ang nanay ko, tumatalon sa bintana yung mga plato at kaldero namin. Dahil walang pagkain, lasing si Mister, no? So walang pagkain. So pag nagugutom pala, totoo pala yan, no? Na umpisa ng bangayan. So itong gutom, bakit nagugutom ang isang tao? Siyempre, unang-una, walang pera, walang trabaho. At yan ay nangyayari din ngayon, no? Na wala tayong makain, or natigil sa trabaho si Mister, or natigil sa trabaho si Mrs. May mga pangangailangan na hindi natin nabibili. Minsan, oras na ng pagkain, walang ulam, di ba? O hindi masarap ang ulam,
or baka tuyo na naman, no, na nai-stress na, at saka yung mga bata baka may ano kailangan sa school, hindi maibigay ng nanay at tatay, kaya ngayon nagrereklamo si Mrs. o Mr., bakit hindi mo to maibigay, eh, wala talagang trabaho lang ganyan, no? So during this pandemic talagang ang dami, but actually ang start daw talaga niyan is poor mindset, no? Poor mindset. So bakit po? Pag poor mindset daw, mali yung mga decision sa buhay, no? So ako din unang-una nag-asawa ako dati, no? Pero yun nga rin, pagka wala pa lang ganong pera, nagbabago yung isip mo. Ako nagpakasal ako in 2 weeks, nagbago yung isip ko, ayoko na mag-asawa. So nabago. Sabi ko, naku, parang nagkamali ako. Nag-out, exit agad ako kasi hindi pala yun yung gusto kong life, no? Ayoko palang magugutom ako. So, nung una, yun. Kaya, nag-exit ako. Sabi ko, sa susunod, ang dapat kong mapapangasawa is kahit papano ay meron, no? So, hindi lang pala reason ng pag-aaway ay dahil sa mga selos, kundi pala sa gutom, no? Pag maganda ang income ng family, hindi gano'n nag-aaway, no? So, ngayon, paano natin magagawa yung magandang income, no? Kasi wala talagang trabaho ngayon. So, ang unang-una pala, magkaroon tayo ng right mindset. So, paano magkakaroon ng right mindset? Dapat pala maganda ang health natin. Unang-una, yung katawan natin kapag ka-healthy, ang mga cells natin, tumatakbo ng maayos ang ating katawan. So, ang katawan din pala natin, parang makina ng sasakyan na pag maganda, may gasolina. Pag walang gasolina sa sasakyan, hindi aandar, di ba? Kahit anong-ano ng driver, pihit ng driver, hindi aandar. So, ibig sabihin, nag-aaway na. Parang nag-aaway, no? Kasi hindi nag-aandar. Pero pag puno ng gasolina, at maganda may change na bagong oil, no? Engine oil, steering oil, maganda ang takbo. Parang ganun din sa buhay natin, no? So, ang katawan natin, pag maganda pala ang kinakain natin in the morning, pagising natin, ayan, sarap ng pagkain, no? Minom na ako ng aking juice in the morning, ang ganda ng balance ang food ko, si Mrs. masaya. Pero pag in the morning, tuyo na naman ang kinakain mo, yun na, lulungkot si Mrs., mumurahin si Mr., di ba? So, yun ang good food pala ang kailangan natin is starting in the morning. So, ako, ang aking secret ay ang in the morning, umiinom na ako ng good supplement, no? So, ang ginagawa ko, umiinom ako ng grapes, mixed juice ang iniinom ko. Umiinom ako ng grapes, dark cherry, pomegranate, aloe vera, acai berry, blueberry. So, yung juice na yon, iniinom ko yun in the morning. Pag inom ko niyan, yung katawan ko, nagkakaroon ng good engine, no? Nagkakaroon ng good engine. Kaya, pagising ko pa lang, nakasmile ako. So, yun ang aking secret, Joey. So, nasagot ko ba yung iyong ano? yung yes, ma'am. Question? Yes, ma'am. Magaling. Doon, ma'am, sa change oil. Naniniwala din mama ko dyan sa relationship na kailangan ng change oil kahit na walang, hindi yung sa pagkain mam, kung sa relasyon na talagang para mas mag-bonding kayo, na kailangan sa isang kami ni Mrs. na dumadating sa point na may change oil na nangyayari, may something-something, kaya yung ngiti ni Mrs. nung dumating na ako sa Pinas, hindi niya na makontrol pagkatabi niya na ako, may kiliti na nangyari. Kaya malaking tulong, ma'am, yan. Ayan. So, ang change oil pala, dapat magkasama, no? Hindi lang pala yung may oil nga, may gasolina nga, yung change oil, ibig sabihin, paano bang makapag-change oil kung yung oil ay malayo? Dapat malapit ang oil. No? Dapat malapit ang oil kasi baka mag-change oil, iba yung oil na nailagay mali, no? Oops, hindi pala ito ang kailangan change oil, no? So yan, kaya nag-aaway ang isang family. Okay, so ano yung mga ako naman mag-question kay Mr. Joey, no? So ano naman ba ang gusto ng mga mister sa kanilang misis para lagi silang masaya? Ano ang requirements ng mga mister para kay misis? Sa requirements, ma'am,
Actually, hindi kami masyadong todo kagaya nung ano. Yung simpleng tao lang ma'am kami, kaya simpleng bagay lang yung kailangan namin. Yung mabigyan lang din, kasi meron din talaga sa time na pag-aaral. Yung mabigyan kami ng time na makapag-aral dun sa sarili namin, para din naman sa pamilya, makapag-time na makapag-trabaho. Saka alam namin yung limitasyon din ni Mrs. kasi hindi mo masasabi na ano, hindi ako nakikipag-halubilo sa ibang tao para makipagkwentuhan, makipag-inuman. Kasi ayaw ko rin naman. Tapos ayaw din naman ni Mrs. yun. Kaya na, yung sa mga ganun, okay na ako sa ganun. Nakapag-adjust ako kasi happy doon si Mrs. Tapos doon sa right mindset. Saka yung attitude ma'am ng yung babae na kailangan na ano, na yung ano, mag-communicate kayo para mas maano yung sarili nyo. Tapos kailangan yung health na dapat laging ano, yung mga bagay na pagtutulungan nyo, yung pagkain. Tapos yung kapag the point na sumakad yung katawan ni Mrs., ako yung gagawa sa bahay, mag-aasikaso kanya. Mga ganun bagay na yung iba binabaliwala, pero ako bilang isang lalaki, kaya ako binigay sa buhay ni Mrs. para na point na kailangan niya, mabigay ko yung pangailangan niya. Kung sakali man na dumating sa point na ako yung weak, dadating sa point na si Mrs. naman yung nag-aaruga sa akin. At masaya ako sa mga ganung senaryo. At tapos, sama ko rin sa kwento ko yung ano, si baby, kasi may baby na kami. At kaming dalawa yun na nag-aalaga na sa kanya dati. Si Mrs. pa lang, nakita ko yung effort na kapag maliit yung bata, mas malaki yung effort na ginagawa ni Mrs. doon ngayon. Kasama ko na siya na mas naalagaan namin yung si baby. Tapos, masaya ma'am talaga na kasama mo ma'am yung ano, yung inspiration mo sa buhay mo. Nagigising ka. Yung mga, dahil kasama mo siya pagtulog, mas motivated ka na gawin mo yung mga bagay na dapat kung saan ka papunta sa gabi, na pag-uusapan nyo na mag-partner kung ano yung paghahandaan nyo bilang as a team. Na kasi sila yung talaga na ano, kailan ko lang din natutunan nyo na naghahanap ka ng team na kung sino-sino man, pero binigyan ka na ni Lord na talagang tutulong sa'yo, di ba? Yung, kasi sila yung pinaka ano mo, hanggang sa huli sila yung mga kasama mo. Kaya dapat maging blessing ka sa kanila kasi blessing na sila sa iyo. At ang siguro ma'am, ako yung magtatanong sa inyo. Ayan, very good. So, ang tanong ko ma'am, kung okay, ano naman din yung ginagawa nyo para mapasaya naman yung si Sir Tad, kasi si Sir Tad isang kapitan yan at yung mga ano, medyo high level din yung yung bakit kayo ma'am yung ano, yung si Ma'am Grace Stein po, ayan po. Alright, so thank you so much, Joey. Ayan pala, no? So, yung kay Joey, talagang magtutulungan, no? Nagpa-plan na sila para sa isa't isa. So, gusto ni Joey na naiintindihan siya ng wife. Naiintindihan ni Joey yung wife. Inaalagaan niya yung wife. Inaalagaan din siya, no? So, that's good teamwork sila ng kanyang baby. That's very good. At ako naman, para sa amin ni Tad, no? So, si Tad, body conscious din siya at leader din siya sa military. In 30 years na pagtatrabaho niya, nagigising siya every day at 4 a.m. So bakit ang aga niya magising? Kaya minsan nakikita niyo sa ating Zoom webinar, natutulog na siya kasi 4 a.m. gising na ang asawa ko. At saan siya pumupunta? Every day, 1 hour, nandun siya sa gym. 4 o'clock siya gigising, pupunta na siya sa gym, mag-e-exercise siya, maliligo siya, then pupunta siya sa work, no? So that is every day. Saturday and Sunday. Actually, today is Saturday, nasa gym siya. Hindi nga lang 4 a.m., nag-gym na siya after ng breakfast namin, no? So ito yung ginagawa niya. So ako naman, nakikita ko na ang asawa ko nag-gym. Siyempre, nagpapaganda siya ng katawan. Nakikita ko, wala siyang chan. Minsan, pinipisil ko, ay, ang ganda yung chan mo, no? So, siyempre, ako naman na wife, alam na naman, ang chan ko is mabilbil. Di, siyempre, hindi rin natin na kukontrol. Minsan, kumakain tayo ng madami. So, ang ginagawa ko rin, hindi rin ako nagpapatalo, no?
Kasi syempre, pag siya lang ang pogi, baka mamaya maraming hahabol sa kanyang girl. Tapos ako, pangit pala ako, no? Tapos yung mga bilbil ko pala, lumabas na dyan. Naglaylay na yung katawan ko. Ay, hindi pwede. Syempre, papalitan ako niyan. Ang bilis lang ng lalaking makahanap ng ano, ng girl, eh, kapitan din yung asawa ko, kahit papano, ano din, di ba? Kaya dapat si Grace magaling din. So, kaya ako, dapat maging entrepreneur din ako. Kaya nag-aral ako, no? Hindi ako pwedeng ano, basta lang. So, nag-aaral ako everyday at nagiging leader din ako. Leader din siya. Sino bang ililid ko? Kaya ako napunta rin sa isang business na leadership, no? So, ang ginagawa ko everyday, mag-exercise na ako. Natuto ako ng ano, mind, body, and soul exercise. Nag-meditate na ako, no? Tapos, inaayos ko yung aking face. So sabi ko, ano kaya yung magagamit ko mga product na hindi na mahal? So napunta rin ako sa isang beauty and health, no, na company at ginagamit ko yung mga product. Sabi ko, paano ko ba gamitin ang product na hindi mamamahalan ang aking mister sa pag ano, sa pagbili, no? So yun ang ginawa ko, na yung mga ginagamit ko ay nagiging free kasi para akong vlogger, no? Ako yung nag-advertise ng mga product. Tapos, yung iniinom ko, nalilibre na rin kasi ako yung endorser. Nag-i-endorse ako ng mga product, ng beauty product and health product. Then, ginagamit ko sa sarili ko kasi baka mamaya ang aking mister ay mapatingin doon sa mga bata. Eh, syempre, ako 50 years old na rin this year, no? Kaya kailangan ko na rin ng extra effort ng gasoline. Maglagay ng gasoline, no? Hindi rin tayo patatalo. Eh, Bicolano, Uragon din. Di ba? Sabi nga, Uragon ang Bicolano. Dapat ang Bicolano maganda, no? Tapos dapat, syempre, yung skin natin, nakikita ang health natin sa ating skin. Kung pogi ang asawa natin, maayos siya, ay dapat maayos din ako. Kasi para pag 5 o'clock, si Mr. uuwi na. Pag na-late yan, saan na si Mr. nagpunta? No? Baka si Mr. may nakitang magandang babae doon sa kanyang trabaho, no? Ang gaganda. Eh, mga military pa naman, mga nag-exercise yan, mga strong yan, mga military, di ba? Tapos may mga natapos, nag-aral yan. May mga doktor dyan, may mga nurses, dentist, di ba? So, yan ang mga kasamahan niya. Eh, samantalang si Grace High School lang natapos nito. Ay, kaya dapat double effort ito. So, nag-aral din ako na maging coach life course ng John Maxwell at maging leader. So, hindi rin ako papatalo, di ba? Kaya, minsan kahit nagkakaroon ako ng white hair, alam niyo ba, kinukulayan ko yan agad. Dapat hindi makikita ng mister ang ating mga uban, no? Dapat maganda. Tapos, tingnan niyo, pati nail ko, inaayos ko, nag-nail din ako kasi baka makikita siya ng magandang nail doon na bata pa, no? So, hindi papatalo. So, yun ang ginagawa ko, Joey. Kaya, si Mister, hindi din yan maghahanap. Tumingin man yan, babalik uli yan. Ay, teka, parang mas maganda yung babae nandun sa bahay. Tapos, nagluluto din ako paminsan. Ako rin ay good cook, no? So, ano ba, Joey? Makakatulong ba yan? Actually, ma'am, sa pagluluto, sa talent na ano ni Mrs., mas magaling ako magluto sa kanya. Pero nakikita ko, ma'am, talaga na nag-effort siya, pinaglulutuan niya ako. Kaya masaya ako din. Tapos sa exercise, ma'am, hindi niyo naitanong, ma'am. Kami ni Mrs. Nag-exercise kayo? Kaya po, saka si baby. Nakikita nagtatalon-talon. Tapos ano, hanggang sa way na lumaki na siya. Yung pag-exercise na kami, yung ni Mrs. ang naging halimbawa para maging exercise. Tapos yung sa product, ma'am, na pampabeauty, na ano, kung ano po, si Mrs. ang laki ng binago at ginanda niya. Dahil, kumbaga po. Gumagamit na rin ng product. Gumagamit po, ma'am, na ano, kahit na patago pa siya kung ano sa tay-tay. Gumagamit siya, nagtatago. Apo, pero masaya ako kasi ano, na lalo siyang gumaganda at yung kapag gumaganda yung isang babae kahit na ano, laging ano, na-appreciate nila yun na sa kanilang, masaya na sa kanila yung gumanda sila at mas na yung confidence na kapag gumaganda yung babae, yung sa ano, malaking tulong sa kanila yun. Tapos ako bilang isang lalaki, sasama ko sa maraming tao tapos ang ganda ng misis ko. Ang sinasabi pa nga sa akin, Jo, ano ba? Naantog ba yung misis mo? Bakit? Nagkamali yata. Bakit ikaw ang pinili? Pero sinasabi ko naman na ano,
Merong isang katangian yung bulakay niyo kung bakit pinili kami ni Mrs. Ant. At masaya mama ko talaga na ang naging pieces ko si Jacqueline at yung mga bagay na hinahanap ng mga boys sa ano kanilang partner na don't think too much like a queen, yung ganung mga category na ano, humanap sila ng simple lang na ugali at yung kasi kung bakit ako pinili ni Mrs., hindi naman din ako perfectong tao, may kakulangan din naman ako, pero kung ano yung kakulangan namin bilang isa't isa, pinag-meet kami ni Lord, kami dapat yung mag-fight doon kung ano yung mga kulanganan. Tapos at ang may binib na ano, dahil sa Word of God talaga, yung kapag hindi mo binabasa yung Word of God, hindi mo matututunan na kapag yung mga binibigay ni Lord sa iyo na tao, sila yung tao na kailangan mo pala balang araw. Kaya nung nakilala ko din kayo, ma'am, yung kayo yung naging pangalawang magulang na ma'am sa akin na nagbigay ng direksyon sa yung unang yung biological mother ko po. Siya yung nagbigay sa akin ng mindset kung bakit ako ganitong baka naman sabihin ng ibang tao bias ako na ano, pero nung ano mabait sa mga nakakilala sa akin, kilala nila ako sa mabait na tao kasi unang-una wala akong bisyo, wala akong hilig sa ano, kilala lang din ako, nagkaroon ng ano sa si Mrs. yung unang girlfriend ko at nung siya yung nagpatibok sa akin. Tapos kayo, ma'am, talaga yung sa ano, sa lifestyle na gusto ko talagang mag-work kasama yung pamilya ko at the same time nasa bahay ako, kaya malaking tulong, ma'am, yung binigay niyong inspiration sa akin. Tapos pwede ba, ma'am, magtanong ali? Okay, sure. Thank you so much. Marami ako natututunan din sa iyo, no? Ang tanong ko, ma'am, bago man matapos yung video, ano, ma'am, yung ano, yung mission niyo bilang isang nanay na dahil sa ano, dahil di man kayo pinagkalooban na anak ni Sir Todd dahil sa nangyari sa inyong buhay, pero dahil may buhay na binigay sa inyo si Lord, ano yung mga way na, kasi kapag hindi talaga nagkaroon ng anak ang isang babae, parang mistake na sa kanyang entire life yun, parang nawala ng silbi, pero kayo, ma'am, na isang hindi kayo pinagkaluan, pero gumawa kayo ng way at ganito din, ma'am, kung gano'n kanyo kami turuan. Ano po, ma'am, yung nagbigay ng second life po sa inyo? Okay po, itanong nyo, yes, ma'am. That's very good, Joey, kasi in 2013, no, ang nanay ko namatay in cancer. Nagkaroon siya ng breast cancer. I work in Japan for 20 years, tapos umuwi ako ng Philippines. Sabi ko, nabigay ko na lahat, nakapagpatayo na ako ng bahay, meron na, napag-aral ko ng mga kapatid ko, kumpleto na sana, no? So sabi ko, konting effort na lang, uwi na ako ng Philippines. Pag-uwi ko, ang hindi ko alam, yung nanay ko pala, hindi pala healthy, no? So, 3 years ko lang nakasama ang nanay ko. Namatay ang nanay ko sa breast cancer. So, grabe yung aking pain, no? Sabi ko, nagtrabaho ako para makasama siya. Pero ang nangyari, nagtrabaho ako, yung nanay ko, hindi ko na nakasama kasi namatay na yung nanay ko. In 3 years na lang. Yung first year, kasama ko siya. Yung second year, medyo okay din. Yung the third year, 1 year, nasa hospital lang nanay ko. Nagsasuffer. Then after namatay ang nanay ko, naisip ko na wala pala ang money na pinaghirapan mo na inipon-ipon mo lang, nauubos pala yan, no? Nauubos, no? Pag may nagkasakit, kulang pa kung ano man ang meron kang insurance or something, kulang pa pala, no? So, yun. Kulang pa yun. Then, hindi lang yun. Nagkaroon ako ng problem sa heart. Nagkaroon ako ng tinatawag na angina, no? So, inatake ako sa puso. Nung inatake ako sa puso, that time, sabi ko, akala ko mamamatay ako. Nung during that time, Joey, nagkaroon ako ng awakening. Unang-una, namatay ang nanay ko. Yung brother ko, sister ko, malayo din sa akin. Ang loob, mga pamangkin ko. Kasi hindi kami nagkakasama eh. For 20 years, malayo ako. So, hindi ako nakapag-connect sa aking family, no? So, una, wala akong pera. Namatay yung nanay ko. Yung tatay ko matagal nang namatay.
So, ako nagkasakit. So, naubos lahat ng pera ko, pati yung business ko nawala sa akin kasi hindi ko naasikaso. So, ang nandyan sa akin yung husband ko. But the thing is, kapag ka pala kulang ka rin sa nutrients ng katawan mo, yung mindset mo hindi tama. So, lagi akong iritado, lagi akong nagagalit, tapos dumudugo yung mata ko, i-stress ako, so laging nakakunot yung noo ko. So, nagkaroon ako ng mga wrinkles, tapos nagkakaroon ako ng pimples, tapos lagi ako naaasar, no? Ba't ako naaasar? Kasi wala akong pera eh. May pagkain nga sana kami, wala akong perang sarili ko. Then, may nararamdaman ako. So, doon ko naisip na health is very important. At ang isang dumating sa akin, I start looking for God. Parang, naku, gusto ko talagang matuto. Gusto kong makilala more si God. Parang gusto kong bumalik sa Kanya. Then one day, once na hinahanap mo siya, one day, na-introduce sa akin ang itong healthcare na company, no? Kasi nga nagdudugo yung mata ko, sumasakit yung ano heart ko. Talagang kahit nagme-medication ako, so hindi ko alam ang mangyayari, no? Then ngayon, yung isa kong friend, sabi ko, meron ka bang friend na ma-introduce mo sa akin? Kasi may i-share akong supplement and business, sabi kong ganon. Pinakilala niya ako sa isang girl, no? Na itong girl na to super na nakatulong sa akin kasi sabi niya sa akin, alam mo ba, sabi niya gusto ko rin yan sanang ginagawa mo but ngayon hindi ko rin kaya but dadalhin kita sa church niya ako dinala. Nung pumunta ako dun sa church, hindi naman ako nakakapasok pa ng mga church na gano'n. Pero nakapunta na rin ako. But sabi ko, ano tong church na to? So para siyang born again, no? So nung pumunta ako dun, pagpasok ko pa lang, talagang naiyak na ako, no? Sabi ko, ba't ako naiiyak? Hindi pa nga nag-i-start. Naiiyak na ako. Ano ba to? Sabi ko, parang iba yung feelings ko. Mula nun, every week ako pumupunta dun, no? Every week ako pumupunta doon. Then, nung pumupunta ako doon, nag-attend ako ng isang retreat. No? So, unang-una, sabi ko, may problem ako sa heart. Tapos sabi ko, hindi ako nagkakaanak. So, parang bawat tinatanong ako, ba't wala kang anak? Bakit ganyan? Lagi, parang kasalanan kong wag na walang anak. Hindi ko masabi sa kanila, siguro alam nyo may nararamdaman ako. Hindi ko masabi sa kanila. Yun pala, may problem din ako sa tiyan. No? Then, sabi ko dun sa pastor, sabi ko, talagang ang ano ko rin, ba't hindi ako magkaanak? Ayan, parang pain yun para sa akin pag tinatanong ako, bakit wala kang anak? Ba't hindi ka magkaanak? Parang, kasalanan kong wag magkaanak? Gusto ko nga magkaanak, kaso hindi naman ako nagkakaanak. Yun pala, may sakit ako, no? Ngayon, ang sabi sa akin ng pastor, no? Na nakapag-open ng aking mind, sabi niya sa akin, Grace, wag ka mag-alala na wag kang magkaanak. Kasi, na wala kang anak, huwag kang mag-alala kasi God will give you a lot of children. Yun ang sinabi niya sa akin. Nung sinabi niya yan sa akin, alam mo, nagkaroon ako ng open mind. Sabi ko, oo nga no, ba't ako naghahanap ng anak? Na marami naman palang pwedeng maging anak. Nung una sabi ko, mag-aampun ako. Yun siguro ang ibig sabihin. Pero one day, umuwi ako ng Philippines. Pag uwi ko ng Philippines, yung cousin ko, nagkaroon ng baby. Sabi ko nung una, ampunin ko na lang yung baby mo. Ako na nagbigay ng pangalan. Pero nagbago yung isip niya na hindi niya na ipapaampun. No? So, pinangalanan ko yung baby na Megumi. Ang Megumi, ibig sabihin Grace. Kung sa Japanese, no? Same name, no? So, Graceful, Grace, ganon. Megumi, K, yun yung nickname ko. So, ngayon, yung bata, nagbago ng isip nila, hindi nila binigay sa akin. Tapos sabi ko, okay lang. Ngayon, nakita ko, ang daming bata dun sa labas naming naglalaro. So, sabi kong ganon, tawagin niyo yung mga bata. Tapos sabi ko, yung natutunan ko sa church, pwede ko ituro dito sa mga bata. So, ngayon, ewan ko kung bakit, nasa Facebook ako, may nakilala akong isang pastor na naman. May nag-connect sa akin, Taga-Naga daw siya. Sabi ko, Taga-Naga, pauwi ako ng Naga noon. Sabi ko, Taga-Naga din ako. Sabi ko, alam mo, meron akong business about supplement.
sabi niya, matutulungan kita dyan, pero hindi ako pwede dahil pastor ako. Ay, pastor ka po! Sabi ko, ganun. Sabi ko, sige, mag-meet tayo. Nung nag-meet kami, nakapunta uli ako doon sa church nila, no? So, nung nagpunta ako, naghahanap din ako ng church, sabi ko, bigyan mo ako ng mga Bible. So, binigyan niya ako maraming Bible. Anong gagawin mo? Sabi ko, tuturuan ko yung mga bata doon na naglalaro ng Bible. Pero actually, hindi ako marunong magturo ng Bible. Sabi ko, kaya ko naman to, kasi Tagalog naman to eh. So, ang ginawa ko, tinawag ko yung mga bata. Sabi ko, meron akong snack. Ngayon, mag-aaral tayo ng Bible. Sinong gusto mag-Bible? Gusto daw nila lahat. So, okay. So, mag-start tayo sa kapagkanta. So, kantahan yung mga bata. Mag-start tayo sa mission in life. Ano daw yung mission and vision? So, okay. Ano ang ambition mo? Gusto ko maging doktor, ganyan, ganyan. Ang dami yung mga bata, no? Then, sabi ko, ganito ang gagawin natin. Buksan natin yung Bible. Bubuksan nila. Babasahin ko. Ah, madali lang tong explain. So, okay. Sino marunong magbasa? Pinapabasa ko sa kanila. Alam nyo ba, explain niya? Hindi po. Okay, ganito ang explanation yan. So, I did that many times. So, nagtuturo ako sa mga bata. At yung mga bata, nakita ko yung dream nila. So, ang dream ng mga bata, gusto daw nila makapag-aral, gusto daw nilang matulungan lahat ng family nila. Natuwa ako dahil, ano ang gusto nyong prayer kay God? Sabi nila, sana po, God, wag na mag-away ang tatay at nanay ko. No? Yung isa naman, God, sana po ang tatay ko gumaling na. Kawawa naman po kasi. God, sana po. Lahat para sa parents nila. Ang prayer nila. So, sabi ko, ano ang gusto nyo? Anong gusto nyong ano? Ano ang gusto nyong dream? Sabi nila, makabili daw sila ng bahay. Yung isa may swimming pool. Yung isa gustong tumira sa Japan, sa China, sa Amerika. Maging doktor, maging engineer. Kung ano, ang dami nilang pangarap. Tapos, sabi ko, okay, so ngayon, ano kalaking bahay? Ano bang bahay ang gusto nyo? Gusto ko po ang room 5. 5? Ang dami naman. Ilan? Car. Ay, gusto ko po yung car, tita. Yung katulad po doon sa car ninyo, pero mas malaki po doon. Tapos, gusto ko 5 din. 5 car ang gusto mo. Bakit? Kasi po, ang dami po kasi namin, hindi kami magkakasya sa isang car. Gusto ko po maraming room kasi ang dami po kasi namin magkakapatid. Nung narinig ko yun, sabi ko, it's amazing. Itong mga batang to, ang pangarap, mas malaki pa sa pangarap ng magulang nila. Then, so, isang magulang nandun, nakikinig. Sabi ng bata, binasa niya yung kanyang ano, ang sabi ko, basahin niyo yung sinulat niyo. Binasa niya. Sabi niya, sana nga, ang papa ko at saka mama ko, wag nang nag-aaway. Naiyak yung nanay. Yung isang nanay naiyak. Sabi ko, tingnan mo itong mga batang to, ang mind nila very, very pure, yun ang pangarap nila. Ngayon nakita ko, bakit ang mga tao, especially mga Pilipino, na yung may edad na katulad na sa atin, na pag tinanong mo, anong pangarap mo, ay wala lang, okay na sa akin ang buhay ng ganito. Sabi ko, ano ang nangyari, ano ang kaibahan ng mga bata na ine-interview ko dun sa mga kasamahan natin, kahit mga OFW, no? Kasi yung mga OFW, okay na lang ganun. Pero itong mga bata, iba ang pangarap. Gusto 5 sasakyan. Yung isa nga, meron pa 8. Tapos sabi ko, kung gusto nyo makaipon ng pera, magkano ba ang gusto ninyo? Ang sabi, ay gusto ko po 3 million, 10 million, 30 million, mga ganun. Nagulat ako. Sabi ko, marunong ba kayo ng million? Ay, hindi po namin alam ang number. Ah, mag-aral muna tayo ng numbers. Kasi pag hindi mo alam ang zero niyan, hindi mo yan makukuha. Ay, oo po, gusto ko po madaming, madaming, madami. Tapos, okay, so that's good. Maganda yan, pangarap nyo. Okay, ang sunod, pag nag-asawa kayo, ilan anak ang gusto ninyo? Alam mo, nagulat ako. Lahat sila, 1! Sabay-sabay, 1. Ba't ayaw nyo ng madami? Ang hirap po kasi mag-alaga ng kapatid eh. This is amazing. Ito yung nag-open ng mind ko na I think there's a lot of people na kailangan kong sharean ng Word of God din. Ng leadership, personal development. Kasi I found fashion, nakita ko yung meaning of life dun sa mga bata na yun. Then naisip ko yung sinabi ng pastor dito sa Japan. Ah, ito na yung sinasabi ng pastor. Grace, huwag kang mag-alala na magkaroon ng sarili mong anak kasi magkakaroon ka ng maraming anak. So that changed my life. At sana, kasi mostly, kahit mga
ang mga kamag-anak ko, pag tinatanong ko, anong pangarap mo sa buhay? Ang pangarap daw nila, makapag-high school lang daw ang anak nila. Makatapos lang ng high school ang anak ko, okay na yan sa akin. So, yun ang gusto mong pangarap, yun ang ibibigay sa'yo. Pero itong mga bata, ang mga tinuturoan kong mga bata, Joey, mga anong years, hanggang siguro 5 years old, hanggang 11 years old yata yung medyo malaki-laki na. Alam mo, ang pangarap nila iba. Grabe kataas. Mas malaki pa nga yung pangarap nila sa akin kasi during that time, nakikita nila yung sasakyan ko. Meron akong yung sedan na BMW. Gusto daw nila, katulad daw nung sa akin at yung malaki daw doon. Ah, SUV ang gusto mo. Opo, tita, katulad po nung car mo pero po malaki. Yun ang gusto ng mga bata. That opens my mind. Sabi ko, this is the mission. So yun ang mission ko, to help educate many Filipinos, especially the kids. Kasi yung mga bata, hindi pa matitigas ang ulo. So I hope na nakapag-share ako. That's my mission. I share ko din, ma'am, kung bakit. Kasi dumating din, ma'am, sa point na yung kayo yung talaga yung naging magulang ko nung nandun pa ako sa Saudi Arabia. At yung tinapik niyo, ma'am, ako kasi bibigyan ka ng tao ni God na yung mag-guide sa'yo. At nung tinuruan niyo ako sa time management na halos pa ganyan naman yung buhay ko na pinagsasabay ko yung trabaho, tapos may trabaho sa umaga, magbi-business sa gabi. Kaya paano mo nga naman matutulungan yung sarili mo kung may panibago kang ipapasok sa buhay mo tapos ilang oras pa dapat ang tulog. Kaya kung nung nasunod ko yung time management, binago, ma'am, nun, saka mas pumapasok, saka mas naalagaan ko, mas yung pinag-aaral ko, pumapasok sa isip ko hanggang sa pagtulog na managinipan ko nga. Pero masaya ko kasi yung mga natututunan ko, mas hindi siya yung basahin mo ngayon, bukas kalimutan mo na. Tapos share ko rin, ma'am, na ako produkto din, ma'am, ako ng doon sa sirang pamilya kasi ang tatay ko, ma'am, talagang sobra, sa sabihin natin sobra na kaya ganito ako kabait na tao. Ayokong ma-duplicate kung ano yung tatay ko. At ganun din daw ang sa tao kapag hindi mo maranasan yung pagkakamali ng magulang natin, hindi na natin iparana sa mahal ko sa buhay kasi ngayon nagsumikap ako para sa kanila to. Mm-mm. Nag-aaral ako, nagbi-business ako. At dito na lang focus sa kanila at naibibigay ko yung love na para sa kanila at naging mission na rin sa akin na yung sa Word of God kasi ang taong hindi nagsasucces, yung taong hindi kakilala si God at yung binigyan tayo ng puso ni God at gamitin natin to hindi lang sa sarili natin. Gamitin natin to kahit na yung pagtawanan ng ibang tao anuman dahil si Jesus pinagtawanan siya kahit na katotohanan niya alagaan mo yung sarili mo hindi nakinig pero nagkaroon din ng mga tao na karamdaman at ang unang nilapitan nila si God pero binigyan ka ng angel ni God kumatok sa pintuan mo ano yung ginawa mo tapos ngayong nakaranas ka ng down sa buhay mo si God ang tatawagin mo. Para saan pa yung binigyan ka ng angel ni God? Kaya masaya, ma'am, ako na kasi ang angel daw talaga nasa lupa na. Nabasa ko rin yan sa Bible. Kaya naghahanap ka ng angel, kaharap mo na nandito na yung kapwa mo pero hindi ka nakikinig. Ano pa kaya yung pero mistake is a mistake kung hindi mo mapagandaan yung buhay mo. Mahaba yung pagdating na senior pero alam mo ba kung kailan ka ang life na binigay sa ni God kaya hanggat maaga ibigay mo yung love na para sa family mo kung ano man at so, lumagpas yata, ma'am, yung tinuturo ko pero yung sinasabi ko pero salamat, ma'am, sa opportunity na kasi nung una talaga mahihiyain ako pero mission ko talaga na itulungan yung iparamdam yung pagmamahal ng isang ama sa kanyang asawa saka sa kanyang anak tapos yung ipalaganap yung Word of God at kung ano yung maibago ko sa sarili ko kasi hindi ko masasabi kung hindi naman gagaling sa akin at nangyari sa akin kaya
mission ko, ma'am, natulungan yung isang Pilipino na makauwi na sa Pilipinas, magkaroon ng ano, pagkakaroon ng change oil. At, at ano, yung tulungan yung sumigla sila kasi walang ibang tutulong sa kanila, walang ibang nakakaaramdam. At dun sa pagbabiyahe ng sasakyan, kahit gaano kalayo yan, minsan nagkakaroon ng accident yan. May tumatagas na mga likit, tubig dyan, o nagpapalit ng ano, tapos napaplata ng gulong. Pero kung ipipilit pa rin nila na i-go yung pagdadrive, mas worst scenario yung mangyayari, prepare ba yung family nila kung gano'n ang abutan nila. Kaya hanggang maaga, mag-take action kung nararamdaman na, kasi walang ibang tutulong sa'yo. Sarili mo lang yun. Binigyan ka ni Lord ng ano, limitation, kasi sa word na ano, merong mga limitation na hanggang saan ba aabot. Pero si Lord lang din yung nakakaalam, pero yung mga guardian angel na nagpaparamdam. At doon sa pandemic na ito, sa isang nakarang araw, nagpa-booster ako. At sobra, yung sa sakit na, ano yun, vaccine, ma'am, yun, di ba? Pinararamdaman na yung ganong karamdaman. Pero gumagawa ng antibodies yung ating katawan para malabanan yun. Kaya at least nakapasurvive ako hanggang maaga. Kasi kapag hindi ka nag-take action, wala mangyari. Kaya yun, ma'am, sa pahaba yata. Pero ano po, ma'am, yung last word ni Ma'am Grace, at na makakatulong sa ano, kung ano man sa inyo, ma'am, na inyong galing sa ano ba, ma'am. Alright. So thank you so much, Joey, for sharing today. Sana marami tayong heart na na-touch. Ang pinaka-importante talaga pala is believe in God at always have faith. Kasi if you are looking, you will find. So tayo minsan, hinahabol natin yung pera. But actually, magugutom tayo, no? But if we have the right mindset, pwede nating gawin. Lahat ng pwede nating gawin kasama ang ating family. No, ang aming mission, ang isa sa talagang mission natin is matulungan, especially mga OFW na malayo sa kanilang family, no? So, alam nyo ba na sa Pilipinas, nandun din talaga ang pera, no? Nasa Pilipinas ang pera, wala sa ibang bansa. At nasa Pilipinas, nakasama nyo yung family nyo, masaya kayo dyan, and take care of yourself. Before tayo mag-take care ng ibang tao, alagaan natin yung health natin. Kasi pag nakita na natin na hindi na maganda yung skin natin, hindi na maganda yung nararamdaman natin, hindi na maganda yung ating mind, lagi tayong galit, ibig sabihin something is wrong na sa katawan natin. Kasi that's my experience. At alam ko, karamihan sa inyo, minsan malalaman nyo huli na minsan yung ibang tao iniisip natin. But you know what? You cannot help others pag hindi mo tulungan yung sarili mo. So, always have faith in God. Every day talagang andyan siya para i-guide tayo. Then, select the people. Kasi nilagay niya yan sa harap nyo for a reason. No? Huwag nating habulin ang pera. God will take care of everything pagka yung mission mo is tama. Yung shopping, ako, ang pang-shopping ko, konti nagugulat ako, ba't daw ganun kadami yung binibigay sa akin? Ito lang naman binigay ko. But God will provide, di ba? Bakit ako nakabili ng mga property? God will provide. Bakit ako nakakagamit ng mga free na skincare or supplement? God will provide. So, give value to others. Kung anong natutunan nyo, you share value. Kasi bahala na si God. Yun yung bahala na si God. So, hindi lang sa prayer, but you do the action. Kasi once you do the action, you take care of your body. Kasi yan yung gift. Pag hindi mo inalaga ng gift, may gift ka pa kaya. Diba? Wala na. So, yun. Alright, so that's it for today. Thank you so much, Joey. Can you share yung last na advice mo sa kanila before we go and before the weekend, no? Paalala ko lang na ano, always smile, kasi nagkaroon din ako ng kawork dati sa Saudi Arabia na yung hindi ko alam kung araw-araw, hindi lalaki siya, mama, wala siyang regla kasi lalaki. Pero araw-araw na ano, hindi ko man siya kasama sa ano, direct na kasama sa trabaho, pero araw-araw mainit ang ulo niya. Pero nung dumating sa point na may something problem na pala sa kanya, at nagulat na lang sa family niya na bigla na lang siyang pinauwi sa Pilipinas. Kaya ganun sa sitwasyon na ganun, high blood yung ano, tapos hindi na siya kailangan ng company kasi
hindi na ano, may sakit na sa puso, kaya wala nang ibang sisisihin. Ang tagal mong hindi nilagaan yung sarili mo, tapos uuwi ka, naalagaan yung ano, tapos yung kinita at inipon niya, kulang pa. Kaya walang mistake si God na binigyan tayo ng buhay. Kasi si God ang mas nakakaalam ng lahat, pero dapat ang buhay natin, hanggang may buhay pa tayo, maging blessing tayo sa ibang tao. At ang salitang blessing, mangyari yan kapag kinilala mo yung si God. At yun lang, ma'am. Salamat po. Thank you so much, everyone. Ayan, thank you, Joey Gonzales from Ilocos, no? Ayan, at I will see you in person soon, kasi pauwi na rin kami at 30 years ng pag-work ng husband ko. Ako 20 years, siya 30 years. So now, we can go back home and enjoy with the family and start connecting more, kasi medyo matagal na panahon, no? Hindi makapag-connect. So this time uwi kami, then we are the boss of yung husband ko wala nang boss, no? Kasi siya na ang magiging boss. Ako matagal na akong boss. Ginawa ko ng boss ang sarili ko few years ago, kaya I can smile every day because I'm the boss of myself. Okay, so thank you so much sa ating mga viewers. Medyo napahaba, sana marami kayong natutunan dito sa aming sharing, at share this video to your friends and family kung sa tingin niyo makakatulong ito sa kanya. Thank you.